Magandang araw mga katrinwan, ito na naman ang inyong lingkod, Bradley ng Trinwan Tanan. Mega mega love shout out sa lahat ng mga subscribers. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik sa channel natin. Unti-unti tayong dumadami ang mga subscribers natin. At hindi na magtatagal mga katrinwan, magiging ganap na channel o magiging monetize na tayo mga katrinwan. Dahil yan sa inyo, maraming salamat po. Bali ngayong araw mga katrinwan, makikisaw-saw na naman tayo sa showbiz, no? Sa balitang nagba-viral ngayon sa social media. Itong issue patungkol sa 35th birthday kaarawan ni Alex Gonzaga, no, na may ginawa siyang kakaiba. Kaya hanggang ngayon patuloy na pinuputakti mga katrinwan ng mga reaksyon ang ginawa ni Alex Gonzaga. So yan ang bibigyan natin ng reaksyon o komentary kung bakit ganon at ano ang sabihin nating magagawa nito, no, o ipikto, no, nito kay Alex Gonzaga at sa pamilya niya. So yan ang bibigyan natin ng pansin ngayong araw mga katrinwan. So bago tayo magpatuloy, ipi-play ko lang ang video, ang short video patungkol sa ginawa ni Alex Gonzaga sa kaarawan niya. So panoorin natin mga katrinwan. So ayun mga katrinwan, inyong napanood ang short video, no, nung arawan ni Alex Gonzaga na pinahiran niya ng icing yung noo ng waiter na nag-serve ng cake sa arawan niya. Ano sa tingin niyo mga katrinwan? Ginawa niya ba ito na may galit o ganyan lang talaga siya, no? Na kapag may mga okasyon may ginagawa siyang kakaiba. So sa tingin niyo natural na lang ba ito sa kanya o sinadya talaga niya dahil galit siya o ano ba, no? Dahil sa tingin ko mga katrinwan, kaya nga gumawa ako nitong ano komentary, dahil nga nung isang araw napanood ko ang isang post at video, no? At nag-react ako doon, nag-comment ako, dahil sabi ko doon na sige, batuhin nyo pa ng batuhin ang mga Gonzaga or si Alex para mas sumikat pa siya. Dahil yun naman talaga ang nangyayari, no? Na kapag tulad na lang nung ano, yung kapatid niya kay Tony Gonzaga, no? Na interview niya kay BBM, pinutakti din siya ng mga ano, mga critics. Pero anong nangyari? Mas dumami ang tagahanga, mas lalong sumikat itong si Tony Gonzaga. Kaya ayun ang reaction, ayun ang comment ko doon. Na sige, batuhin nyo pa ng batuhin para mas lalong sumikat pa. Dahil siya pa rin naman ang benefited kapag may mga reaction, no, mga comment na ganun. Kapag may mga critics, yun ang nangyayari mga katrinwan.
mas lalo pang sumisikat. Tingnan nyo, mga ilang araw pa lang ng, na nakaraan, na gumawa si Tony Gonzaga ng live concert, anong nangyari mga katirinuan? No? Puno, mas dumami pa ang dumagsa na nanood, nagpunta sa ginawa niyang concert. So yun ang sinabi ko, na kapag may ganitong mga issue, no, mas lalo pa, dahil nga maraming critics ang nagre-react, pero anong nangyari, mas lalo pang nagva-viral, mas lalo pang sumisikat itong magkapatid, no? Kaya siguro sa tingin ko, isa yan sa mga technique or tactics ng magkapatid na gumawa ng kakaiba para mas lalo pa silang makabenefisyo. Bakit? Marami ang mas lalong sabihin natin curious kung bakit nagkaganon. Mas marami pa ang dumadagsa, marami pa ang mga fans na sumusuporta sa kanila. So yan ang nakikita ko dito mga katirman. Kaya nga sabi ko doon sa comment ko na sige, batuhin nyo pa ng batuhin. Pero ang nangyari mga katirman, may nag-comment, binanatan din ako. Dahil hindi ko daw ginagamit ang isip ko na bakit ako nag-comment ng ganon, na talaga namang ganun ang mga komentary, dahil nga comment section yun. Kaya sabi ko, ay mas bubo ka, bakit ka nagre-react sa comment ko? Eh yun ang opinion ko. Eh huwag kang mag-comment, gumawa ka na lang ng sarili mo, huwag mong pakialaman yung comment ko, dahil comment section nga. So, ikaw ang bubo, ikaw ang hindi gumagamit ng utak. So yun ang nangyari mga katirman. Kaya ngayon na parang na ano ako, talagang gumawa ng reaction o comment dito, commentary dito mga katinuan, dahil nga sa insidente na binanatan ako. So yun ang nakikita ko, kasi pag binabato pa ng binabato yung mga ano, ang mga Gonzaga, mas lalo pa silang sumisikat. So, ganun din naman ang nangyari kay BBM eh. Dahil bato ng bato sila ng mga reaksyon, kaya yun, anong nangyari? Mas lalong dumami ang supporters ni BBM. Kaya yun din ang nangyayari ngayon. Na actually, sa mga reaksyon nyo, sa mga kritiko, mas lalo pang sumisikat itong dalawa, itong magkapatid na Gonzaga. Kaya sige, batuhin nyo lang ng batuhin. Yun ang sabi ko. Ay, totoo naman yun eh. Kapag ang isang mangga, maraming bunga, siyempre, maraming magbabato sa'yo. So, yun din ang nangyayari mga katirinuan. Mas lalong dumadami yung ano, yung sabihin nating sympathizer nitong si Alex Gonzaga, dahil nga marami ang bumabatikos, marami ang critics. Pero kung tutuisin, kunti lang naman yan sila kaysa mga supporters ng dalawa, no? Ng mga Gonzaga. So sabi ko nga, walang paki ang dalawa. Oh, walang paki sa mga sasabihin nyo, dahil nga mas lalo pa silang sumisikat. Benefited sila sa mga reaction nyo, benefited sila sa mga comment nyo. Yun ang nangyayari mga katirinuan. So at sa tingin ko naman, ginawa yun ni Alex para lang naman katuwaan. Hindi naman yun ginawa niya dahil galit siya dun sa Twitter siguro, no? Dahil nga masaya pa nga siyang ginawaan niya yun. Pero yun lang, maraming mga reaksyon na akala nila sila ang waiter na ginawan
ng ganun ni Alex. Ay, yung waiter nga, hindi naman, ano, wala namang problema sa kanya, pero yung mga maraming nakikisaw-saw pa ng mga artista pa, no? Mga artista pa mismo ang nagre-react. Maraming sinasabi na dapat nga tumulong sila dahil ka ano nila, no? Sa trabaho nila yun. Sa trabaho na sila Alex, pero naman anong ginagawa nila? Ay dinadagdagan pa ang mga komentary, no? Mga comment. Tulad na lang kay nitong ano, si Christy Firmin. Dinagdagan niya pa, nakisaw-saw pa. Dahil nga daw si Alex, kung magpa make up, kung anong gagawin sa mukha niya, ay humihiga daw ito. Kaya maraming nag-react na nagsabi na parang ginawang morgue, no? Yung siguro yung ano, yung shop o parlor na pinupuntahan ni Alex. Pero wala na kayo dyan kung yan ang style niya, yan ang estilo niya. Anong pakinyo kung yun ang gusto niya? Kaya ito, mga dagdag na lang itong mga ano, mga reaksyon na wala namang naturan. Ang nangyayari, mas lalo pang dumadami yung supporters, mas dumadami pa yung sympathizer ni Alex Gonzaga, tulad ng kapatid niya na si Tony. So yan ang nakita ko, mga katirinuan. So batuhin nyo lang ng batuhin sila ng mga reaksyon o mga comment kung anong gusto nyo sabihin. Benefited yan sila dahil mas lalo pa silang sumisika. So yun ang masasabi ko, mga katirinuan. So kung anong opinion nyo, mag-comment kayo. At kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa channel natin, please subscribe at bell all na lang din para updated kayo sa mga bagong video na i-upload natin dito. So yun lang, maraming salamat, mga katirinuan.